Hindi pabor si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pagkakaroon ng bilateral talks sa China tungkol sa South China Sea. Sabi ni Teodoro, magiging epektibo lang ang pag-uusap kung tapat o sincere ang China. Mas gusto ni Teodoro na ituloy ng Pilipinas ang multilateral approach gaya ng Maritime Cooperative Activity sa Amerika, Australia at iba pang bansa para magpatrol sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunpaman, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin daw ang magpapasya kung makikipag-usap ang Pilipinas sa China. Whether or not there are bilaterals are the call of the President and the Secretary of Foreign Affairs. There are going to be bilateral discussions. It must be based on fundamental principles and it must be based on sincerity. Nanumpa sa lakas CMD na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez ang ilang opisyal ng Davao Oriental, kabilang sa kanila ang ilang miyembro ng hugpong ng pagbabago na binuo ni Vice President Sara Duterte. May unang balita, si Ian Cruz. Sa harap ni House Speaker Martin Romualdez, nanumpa ang ilang mataas na opisyal ng Davao Oriental upang maging miyembro ng Lakas CMD. Kabilang dyan si Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at limang provincial board members ng kanilang probinsya. Si Dayang Hirang ay isang kilalang kaalyado ng mga Duterte at dating miyembro ng Nationalista Party. Ilan naman sa board member ay mga miyembro ng Hugpong ng Pagbabago, ang partidong binuo ni Vice President Sara Duterte. Sa okasyon ng National Children's Month sa Manila Hotel, tinanong namin ang vice-presidente ukol dito. Ma'am, yung known allies ninyo sa Davao, lumipat daw po sa camp ni Speaker Romualdez. Any reaction po? Sinag Vice Governor Dayang Hirang, yung mga board member niyo ma'am, mga dati po yung kaalyado sa HNT. Opo, no comment. Nitong mga nakalipas na linggo, may mga nauna na ring lumipat bakod na mga miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte papunta sa Lakas CMD ni Romualdez. Sa gitna ito ng mga patutsada ni dating Pangulong Duterte sa Kamara na tinawag niyang pinakabulok na institusyon, ang lipatan ng alyansa sa Kamara, sinundan ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno ang makipagtulungan sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. We all should respect the position of the President being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero we will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Ma'am, what may you say na makikipag-ugnay tayo sa DOJ? So we will still push through na huwag dapat maging posisyon ng government makikipag-ugnay sa ICC. Just to be clear. Yes, opo. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. And we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang dalawang Pinoy na sakay ng na-hijack na chemical tanker sa Gulf of Aden. Batay sa impormasyon na kuha ng DMW mula sa U.S. Naval Institute, napigilan ng U.S. Navy ang pag-atake sa tanker na Central Park at ligtas lahat ng crew. Nakikipag-ugnayan ng DMW sa manning at shipping agencies ng barko, gayon din sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarer. Ayon sa U.S. Department of Defense, naaresto na nila ang limang hinihinalang Somali pirates na pumasok sa tanker. Ginulat ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang shopper sa isang mall sa Taguig nang sumali siya sa isang flash mob. Wow! Umiindak si Marian sa iba't ibang music kasama ang hit song niyang Sabay-Sabay Tayo. Malaki raw ang pasasalamat ni Marian sa muling pagsikat ng 2009 song niya, lalo na ngayon siya'y nasa kanyang TikTokerist era. Mas special din daw ito ngayon dahil maging sina Zia at Sixto ay nakikisabay na rin sa dance moves. Sunod-sunod ang showbiz ganap ni Marian ngayon. Busy siya sa shooting ng upcoming serie niya with Gabby Concepcion at iba pang Kapuso stars. Happy rin si Marian sa suportang natatanggap ng MMFF film nila ng hobby niyang si Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantas. Iba raw ang feeling na muling makatrabaho si Dong sa isang big screen project after more than 10 years. Mm.
Ano naman kaya ang regalo nila sa isa't isa this coming Christmas? Pag si Dong yung binibigay niya sa akin, ticket. Palagi kami nagbabakasyon at yun ang nililook forward ko eh. Yung memories kasama yung pamilya namin. Yung mga anak ko nagpaint sa kanya, yung mga ganon. Tapos ako binili ko lang siya ng t-shirt. Good news! Madaraanan na po ulit ang mga motorisang Lagos Nilad Underpass simula ngayong araw. Tingnan natin ang sitwasyon doon live mula sa Maynila. May unang balita, si Darlene Kai. Darlene? Good morning, Ivan. Matapos ang 6 na buwang pagsasaayos ay bubuksan na ulit sa mga motorista itong Lagos Nilad Underpass sa Maynila. Madaraanan na ulit ito ngayong araw. At katulad ng nakita nyo ay talagang malaki na ang ipinagkaiba nito kumpara dati. Ito na ang bagong Lagos Nilad Underpass. Malayo na sa dating baku-bako, maputik, binabaha at may mga sira. Ngayon, maayos na ang pagkakasimento sa daan. Hindi na rin daw babahain dahil gawa na ang drainage. Maliwanag din dito kahit sa gabi. Matatanda ang sinimulang kumpunihin ng Lagos Nilad noong Mayo. Dati, matagtag nga raw ang biyahe tuwing daraan dito ang sinasakyan ni Jenya. Mas maugi nga na ginawa siya para maganda na yung dadaanan. Ano yun, isira yung sa baba ng Lagos Nilad? Ano yun, yung kalsada parang bitak-bitak? Sa 6 na buwang rehabilitation mula noong Mayo, hindi ito nadaanan ng libo-libong mga motorista. Tulad ng inaasahan, bumigat ang traffic sa lugar. Kaya isa ang jeepney driver na si Joey sa mga masaya ngayong bubuksan na uli ang underpass. Dahil daw kasi sa bigat ng traffic bunsod ng pagsasara, nabawasan ang ikot niya sa pamamasada. Masaya din kami, ma'am, kasi ito yung traffic dito, nakasagabal din sa kita namin. Kasi ilang buwan na din yan, halos na hindi kami kumikita dahil sa traffic. Yan din ang sabi ni Paul na tricycle driver naman. Mabigat po, ma'am, hanggang doon po sa Rose Boulevard. Hindi po kami makagalaw kasi katulad namin, maliit po yung sasakyan namin. Saka yung pasahero po, hindi man sila sumasakay kasi naiinip nga po sa traffic. Naiintindihan naman daw niya ito. At simula ngayon, maayos na raw ang kanilang daraanan. Ivan, mga kapuso, 8:30 a.m. formal na bubuksan itong Lagos Nilad Underpass ayon sa naunang anunsyo ng Manila PIO at doon pa lang yan madaraanan ng mga motorista. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ngayong gastos is waving dahil holiday season na, nasusubukan ang pagiging masinop natin sa pera. Kumusta kaya ang mga Pinoy pagdating sa mga ipon at bayarin? Ang detalya sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam, ikaw, nakapag-ipon ka na ba? Maris, good morning. Nako, sinisikap, no? May kaunti. No, ang yung COVID-19 pandemic, nagkaroon pa rin ng epekto sa gastusin ng mga Pilipino. Kaya naman, ayon sa isang pag-aaral, mas naging masinsin daw ang mga Pinoy pagdating sa financial literacy. Sa Parañaque pa ang restaurant ni Gary Respeto, pero sa Marikina Market siya umahangon ng mga rekado dahil mura raw bilang ito'y one-stop shop. Ilan lang ito sa mga tipid hack niya para mas makaipon ng pera. Kapag nakaipon, mas mabilis din daw niya nababayaran ng mga utang sa negosyo. Yun yung ginawa kong diskarte, sir, para makasurvive kami. Tsaka doon sa mga expenses na dating regularly ginagawa before, talagang totally i-ano mo yun, i-control mo lahat para makasustain. Kasi dagdag ng kunting diskarte sa hanap buhay. Kahit sabihin na mayroon ka ng pinagkakitaan, isip ka pa rin ng kunting paraan para mas kumita pa ng konti. Katulad ni Gary, 34% ng mga respondents ng Consumer Pulse Study ng global information company na TransUnion ang nagsabing tinututukan nila ang pagbabayad utang sa susunod na 12 buwan. 51% naman ng respondents ang mas nag-iipon para sa emergency savings. Katulad ng negosyanteng si Elino Santos na may negosyong ihawan. Bawat araw, sinisikap daw niya makapagtabi ng 100 piso. Kailangan para pag may kailangan ka, para may mabunot ka. O pag yung kulang sa kapital, kukuha na lang doon. Sa parehong survey, kasama sa pagbabudget ng mga Pilipino sa susunod na 3 buwan, ang pagkat muna sa mga big time na at non-essential na mga gastusin. Ayon sa kumpanya, sinasalamin nito na mas maraming Pilipino ang mas wais sa kanilang mga pera, lalo at marami ang naapektuhan ng pandemya. 907 na adult Filipinos ang respondents ng survey na isinagawa mula September 27 hanggang October 10, 2023.
Maris, kasama rin sa financial literacy yung pagiging listo pagdating sa mga digital fraud at mga scam. At dun sa survey, 90% ang may awareness sa pagbibigay basta-basta ng kanilang mga personal information. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. May 1,700 na reklamo kaugnay sa pananakit sa mag-aaral ang naitala ng Department of Education sa nakalipas na taon. Ay kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na itala ito sa pamamagitan ng Learners Telesafe Contact Center Helpline na inilunsad noong November 2022. Pinakamarami sa mga reklamo ang verbal abuse. Sinundan ito ng sexual abuse at cyberbullying. Ay kay Duterte nagbabaan sila ng mekanismo sa mga paaralan para maresolba mga ganitong mga kaso. Maaaring tumawag sa Learners Telesafe Contact Center Helpline ang mga gustong magreklamo. Pwede rin magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page. Department of Education, tayo po yung nangunguna both teaching and non-teaching personnel sa child rights and protection. Dapat there is a healthy, safe space dyan sa loob ng eskwelahan para sa mga bata. Mahigit 10 motoristang hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway ang hinuli ng MMDA Special Operations Group. At live mula sa Mandaluyong, may unang balita, si James Agustin. James, walang kadala-dala. Van, good morning. Marami pa rin mga motorista yung nahuli at natikitan sa tuloy-tuloy na operasyon ng MMDA dito sa northbound lane ng EDSA Mandaluyong sa binuo nila na bagong strike force. Inilunsad ngayong umaga ang MMDA Special Operations Group Strike Force. Parehong mga operatiba ito sa dating MMDA New Task Force Special Operations Unit. Pareho rin ang operasyon, mga lumalabag na motorista na dumaraan sa EDSA busway at road clearing operations. Ang officer in charge nila ngayon ay si Gabriel Go na dating deputy ng NTF-SOU. Ayon sa MMDA, nagkaroon ng restructure para mapaigting ang kanilang operasyon. Sa operasyon nila sa busway sa EDSA Mandaluyong northbound ngayong umaga, may ilang motorista pa rin ang natikitan, kabilang ng 2 motorcycle riders at isang 4-wheel vehicle. 5,000 pesos na ang multa para sa unang paglabag. Bukod sa mga bus na otorisado ng LTFRB na mag-operate sa EDSA busway, ang maaari lang pong dumaan ay mga on-duty ambulances, fire trucks, PNP vehicles at service vehicles ng EDSA busway project. Papayagan din ng sasakyan ng presidente, vice presidente, senate president, house speaker at chief justice. Pinagbabawalan naman ang mga clearly marked government vehicle at yung mga merong red plate. Samantala, Ivan, sa ngayon ay nagpapatuloy ngayong operasyon ng mga taon ng MMDA dito. Nasa 15 na yung natikita nila ng motorista na dumaan sa EDSA busway. Pinakamarami po ay mga motorcycle riders na aabot sa 12, habang yung 3 naman ay 4-wheel vehicles. Yan muna yung latest mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Duda ang mga kapatid ni dating PNP Chief Camilo Cascolan sa sanhi ng kanyang pagkamatay. We filed a guardianship petition para maalagaan siya nung buhay pa siya. Kasama dun sa guardianship petition, nag-request kami na kung pwede, kung mamatay, huwag i-cremate. Very specific. As a family, parang hindi namin pwede ding payagan na matuldukan lang to ng ganito. Umaama sila sa pag-cremate agad sa labi ni Cascolan gayong naroon na raw sa punerarya ang mga taga-NBI para mag-autopsy. Kino-question din ng mga kapatid ni Cascolan kung bakit doktor mula sa PNP at hindi ang attending physician ang pumirma sa death certificate. Ang death certificate ay ginamit para ma-cremate agad si Cascolan. Iniimbisigahan na ito ng NBI. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng asawa ni Cascolan gayon din ng pulisya. Pumanaw si Cascolan itong Biyernes matapos ma-comatose dahil sa stroke. Isa siya sa mga tinaguri ang Davao Boys o mga pulis sa Davao na naging susi sa war on drugs ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte. Time out muna sa maksyong eksena si Black Rider star Lulu Madrid para maging estudyante sa acting workshop. Ano siya sabi mo? Hayop ka! May araw ka rin! Mabubula ka sa impyerno! Ano ka siya sabi mo? Hayop ka! May araw ka rin! Mabubula ka sa impyerno! Hayop ka!
lumalabas yung acting prowess niya. Hoy, pero grabe ah, sa video ng GMA Public Affairs, si Kapuso Action Drama Prince nga ang isa sa mga latest na kumasa sa acting workshop paandar ni Oji Diaz. Sabi ni Oji, dito raw malalaman kung mahusay talaga umacting ang Sparkle Star. Kaya yan si Ruru, full of emotion sa trending na linyahan. Mukhang pasado naman si Ruru dahil napapalakpak si Oji. Oo nga eh, grabe, galit na galit. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga Kapuso Abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.